Hi guys, welcome back to my channel. Biz Avenue po pala ulit yon. Bali, panibagong araw at panibagong tutorial na naman yung gagawin natin. Para sa ngayong araw, magtuturo tayo ng isang tutorial na kung paano ba tayo magkabit ng top cloth natin dito sa table kung plastic yung ating pagkakabitan na lamesa. Bali, ituturo natin sa inyo yan na sobrang dali lang at sobrang bilis kasi nagtatanong kasi yung iba kasi paano raw kung yung kanilang table is hindi kahoy. Hindi raw sila makakapag-thumbtax. Paano raw yung gagawin nila para magkaroon ng top cloth para malagyan nila ng skirting yung kanilang table. Bali, ituturo natin sa inyo yan step by step. Kaya kung bago pa lang sa channel ko, please huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na yung bell notification niya sa baba para ma-update ka every time na mag-upload tayo ng video. Kaya huwag na natin itong patagalin, ibisahan na natin ito agad. In 3, 2, 1, go! Bale, ang una natin gagawin guys, ito na yung tablecloth natin. Ito yung table natin na kahoy kasi to, pero ang tutorial natin ay paano ba magkabit ng top cloth dito sa ibabaw ng table kung plastic ba yung ating pagkakabitan. Kasi may nagtanong sa akin na ano raw yung alternative na pwedeng pangdikit sa tablecloth kung hindi naman pwedeng lagyan ng thumbtacks yung table nila. Bale, ganito lang, sobrang basic lang gagawin natin. Ganito lang siya guys. Basta na ilagay nyo na yung tablecloth nyo at plastic siya, kagaya sinabi ko kanina, wala kayong mapapaglagay ng thumbtacks. Ang gagawin nyo lang, itatali lang natin yung apat na corner niya. Bale, kukunin nyo lang yung cloth sa gilid, tapos yung cloth sa kabilang gilid at itatali nyo. Ganito. Eto cloth dito, tapos eto cloth dito sa ilalim. Itatali nyo lang siya, pati sa kabila. Once na itali nyo na yung dalawang corner, dun naman sa likod, dun nyo siya sisikipan, hahatakin nyo siya ng mahigpit, tapos itatali nyo rin siya ng mahigpit. Yan, bali guys, naitali na natin ng mahigpit yung dalawang gilid. Sa pag sobrang higpit yung tali nyo, hindi na yan gagalaw guys. Makikita nyo, kung yung table nyo na pinagkabitan nyo is sobrang layo or malapad, hindi siya kaya itali or maabot, ang pwede pa natin gawin na isa dyan is gumamit na lang kayo ng kung wala kayong pantali na nakalimutan ko lang yung tawag doon na nabibili na para italing table, gumamit na lang tayo ng alternative na pwede gamitin na eto, plastic straw. Ang gagawin nyo lang, kung hindi nyo kayang itali ito na magkadikit, itatali nyo na lang yung tablecloth dito at saka dun sa kabilang paa, hihilahin nyo na lang siyang ganon. Para siya yung maghahatak sa kaliwang paa, tapos tatalian niyo yung kabilang tablecloth. Hahatakin niyo rin siya ganon, para magka-X. Tapos ganun din sa kabila. Kung gumagalaw naman yung gitna, ganun din ang gagawin niyo. Halimbawa dito. Halimbawa dito, itatali lang natin siya, tapos itatali uli natin dun sa kabilang likod.
Bali yan guys, bali natali na natin yung corner, tsaka yung kabilang corner. Yung kagaya sinabi ko sa inyo kanina, kung nahihirapan kayo at hindi umabot yung tablecloth nyo, pwede nyo siyang gamitin ng plastic straw, taliin nyo lang, tapos ikabit nyo sa kabilang dulo, higpitan nyo lang, tapos yung magkabilang corner, talian nyo lang din ng plastic straw, tapos itali nyo sa kabilang paa, tapos sa kabilang paa naman, para mababanat siya pa extra ganun. Tapos, pwede na tayo mag-start ng table skirting. Halimbawa, ito yung tablecloth nyo. Ito na yung tablecloth nyo. Bali, ang gagawin natin, itatry lang natin siya ikabit, titignan natin kung malalaglag ba siya or hindi. At yan, makikita nyo dito sa likod ko, pwedeng-pwede na siya mag-start or pwedeng-pwede na kayo mag-start ng table skirting once na na-setup na natin yan. Kayang-kaya nyo yan gawin, guys. Kung may tanong na lang kayo at naguluhan kayo kung paano ba talaga ikamit yung top cloth na table cloth, mag-comment down below na lang kayo para matulungan ko kayo. At kung gusto nyo pa ng maraming videos regarding sa table skirting, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na yung bell notification dyan sa baba para ma-update ka every time na mag-upload tayo ng video. Yun lang sa araw na to guys, at sana nakatulong yung video ito sa inyo. Please huwag niyong kalimutan mag-like at i-share niyo na rin yung video to. Yun lang, salamat.